Annyeong guys! Welcome back to the channel. If you're new here, welcome, welcome. For today's video, I'm going to share with you my Korean language elementary class experience at KBAC or Korean Base Application Center. So first is March 4, I saw their post on Facebook na may free Korean language class na. So nag-apply tayo, nag-apply ng Google Forms, then required pa nga mag-send ng resume. So, it's been how many years? Lampas 10 years? So lampas 10 years na since nung last na yung gumawa ng resume. March 25, I got an email from KBAC. I got selected niya and ang saya-saya, grabe good news talaga yun kasi matagal ko nang gustong mag-aral ng Korean language. And take note ah, ito is free pa, face-to-face classes na kasi dati experience natin before is online lang, then for beginners lang siya. Check naman natin yung beginners class is parang about introducing Hangul and writing and reading. Eh, since marunong naman na tayo doon, so why not itry natin sa elementary class which is pag-construct ng sentences as more vocabs or para mas marami tayong malaman ng Korean words. So more on speaking. Next is April 1, kumuha tayo ng MBI. Kasi nga is isa yun sa requirement nito. Ganun din, nagpas 10 years na rin tayo since kumuha ng MBI, since self-employed na tayo. And hindi na natin kailangan kumuha pa ng ganun. Hindi naman siya kailangan sa mayor's permit or sa business permit. Then, eto na, April 15, start na ng day 1 off. Classes. Tamahan niyo ako guys sa panibagong journey, panibagong challenge, kakayanin ba natin? Sana kayanin natin guys, you know, para makakuha rin certificate. Total of 15 sessions lang to. Before is 10 sessions lang ata online. Every week is at twice din kasi magkahiwalay na araw. Then online lang yon, yun yung sa UP Arira. And this time, yun, face-to-face or on-site classes na siya. Then Korean yung picture natin. So yun lang. Samahan nyo ko guys sa journey nito. Let's go! Annyeong guys! So nandito kami sa parking ng SM Aura. 4:45. So parang 1 hour lang. Kasi umalis kami sa bahay 3:43. Nagpark lang kami ng motor. Hinatid ako ni Mokong. Then naantayin niya ako mami hanggang 7:30. Kasi yan, papapasok na kami ng mall entrance. Pero sa Brittany Hotel talaga tayo guys. So yeah. Palabas na tayo sa SM Aura. Punta tayong Brittany Hotel. Katapat lang siya. Ayan lang siya guys. So, ayan lang. Okay, so let's go. 5 pa lang. 5:30 pa yung start ng class. And 30 minutes tayong early. Ayan, tawid na tayo guys. So, okay, so dito rin mismo sa Brittany Hotel pala guys, yung Korean Visa Application Center. Kasi actually itong Korean language class atin na natin is courtesy of KBAC din or Korean Visa Application Center nga. So yun, dito siya sa Brittany Hotel, 10th floor. So pumunta tayo dun guys. Ito na, entrance na ng hotel. Elevator na solo natin. 10th floor kasi wait lang, may sasakay. Ah, wala. Ayan. Kasi hanggang 5 PM lang ata yung Korean visa application. So, wala na gano'ng tao dito. Ayan, ang bilis. 10th floor na tayo agad. Okay, let's go. Ayan, I'm sure. Let's go. Okay. Ganda, hilo-hilo na. Hinold tayo dito. 10th floor. Ayan. So, nakita ko na yung mga unang classmates. Classmates ko. Ayan. 9 AM to 4 PM. Applying for visa. Ah. Releasing of passport 1 to 5 PM. Dito pa. Ayan. Sa loob na tayo guys. Ano oras na ba? 5:12. Ayan. Ito yung classroom. 5:27, 11 pa lang guys. 5:35 na guys. So, ayun, mag-start na nga. Kailangan natin po. Ito na yung class na. 5:20.
Yeah, kunin yung requirements one by one, NPI, valid ID. 7:20, tapos na. Ayan. So, ayan guys, so exactly 7:30. Nandito na tayo sa food court sa SM Aura. Nantay ko si Moko. Grabe. Hindi ko lang kung gutom. Sumakit yung ulo ko. Ayan nga. Di ba nga, first day of Korean language class and elementary class na nga po tayo. And naloha ako. All Korean daw si Song Seng Ning magtuturo. Si teacher. Yes, pero nga, nung tinanong niya na kung mahihirapan ba, yon. Buti naman, hindi lang ako ang mahihirapan na yun. Kaya Konglish daw, Korean English. She will try daw. Ang unang task, naloka agad ako. Imbis na introduce yourself, pwede introduce mo yung katabi mo. Eh, alam ko lang yung introduce yourself. Grabe, matcha-challenge talaga tayo this time, guys. Pero hindi ako nagsisisi pa rin na elementary class yung pinasukan ko. Kasi kung mag-beginners class lang tayo, eh nakalagay doon parang read and write, kanbuli, alam naman na natin. So, ito is more of constructing sentences, ganun, conversation in Korean. So, ayun, sana talaga kayanin natin. Explain yung about sa class. Then, yung may book nga raw na gagamitin from Sejong University yun. In order pa sa Korea. But na-hold ng customs. Ang tagal niya. Hopefully, dumating bukas. Then, ayun, i-introduce pala si Sejong Dewang or si King Sejong, yung founder ng Hangul. And lastly, ayun, binasulat kami ng kung ano yung gusto naming ma-achieve after ng class na to. Na may plot twist pala. Pagdating sa dulo, babasahin daw namin yun at kung na-achieve daw ba namin yun. So yun, study will malala talaga. Then ayun na, maaga kami pinauwi, 7:20. Tapos bukas talaga yung start ng literal ng class. Binriefing lang yung magiging lesson tomorrow. And yun, stress na ako agad. Hindi, pero to try daw ni Sam or ni Song Seng Nim na Konglish, parang Korean English niya. Pero mas gusto niya kasi na Korean talaga lahat. Parang yun, matuto talaga kami. So good luck talaga, fighting, 15 sessions to. Then at least 13 sessions para makakuha ng KVAC certificate. So yeah, bukas ulit guys. Inyong guys, so kakauwi lang, 9:30 PM na. Ayun. So kaya talaga ng 1 hour. Or wala pang 1 hour yung BGC since nakamotor naman kami. Tinesting lang kami ni Song Seng Nim or ni Sam kung sino na ba talaga yung marunong, ganon. Or nag-iimbento lang kagaya ko. Yan, samahan niyo ako sa Korean language elementary class and journey na ito. Annyeong! Guys! So 4:47 na and nandito na kami sa SM Aura. Sinamahan ko ulit si Mokong sa parking kasi ang aga namin dumating. Siguro pwede talaga kahit 4:30 kami umalis ng bahay. Kaso syempre, dapat may allowance kasi mahirap na. Baka biglang may traffic or what. Okay guys, so nandito na ako sa tapat ng Britain Hotel. And 5:04 pa lang. So, kaya ako munang umakyat. Baka sabihin ni Sam o ni Song Seng ni Miss, excited tayo pumasok. Pero yes, ganun na nga. Excited tayo. So, ayun na nga. Day 2 of our Korean class. So, fighting guys. Ito pala guys, yung Brittany Hotel. Dito, boardroom na tayo guys. Good. 7:31. Done. Day 2. Fifth floor sa SM Aura. Pwedeng tambayan. Ayan. Ang daming. Yung sa physical 100, yung maraming ganyan. Time check 8:01. Dito kami guys sa KFC. Ayan. Ayan habang inaantay yung food. Share ko lang yung experience ko for day 2. Kinaya naman natin. So parang recap lang nangyari. Kasi alam, napag-aralan naman din na natin sa dati yung yeyo, saka yung yeyo, then yung tas nan,
Then yun, natapos namin yung part 1 sa book. Dumating yung book from customs. Pinauwi sa amin yung, bali dalawa siya, malaki din maliit. Tapos yung maliit, pinauwi sa amin para sa vocals. Pag-aralan namin dahil next week, test agad. Then yung malaki, pinaiwan sa school. Kasi nga, para daw walang reason kami na naiwan yung book or ganon-ganon. So kaya pinaiwan siya doon. Enjoy naman ako. Hindi sumakit yung ulo ko ngayon. Siguro na-stress na ako. Parang na-culture shock lang ako kahapon. Kasi nga, all Korean talaga gusto niya. Ngayon medyo nakaka-catch up ako. Kailangan lang talaga pag nagsasalita si Son Sengnim o si Sen, is nakatingin ako sa kanya. Parang nga, kasi pag hindi, naku, hindi natin mag-gets yun. Next week na galing, natapos natin yung day 1 and day 2. Pero parang ngayon lang yung day 1 ng class natin. Kasi kahapon naman is parang more of introduction lang. So yun, next week ulit, 2 sessions, Monday and Tuesday ulit. So yeah, kailangan ko mag-review, mag-aral ng vocabs, more vocabs pa. Kasi as long as alam mo nga yung word, yung Korean word, yun, magigets mo na. So yeah, yun, fighting guys. At saka nga pala nakakatuwa, bago kami mag-start. Actually, nag-start kami parang ano na, magsisix na rin ng class. Kasi nga, pumunta yung director ng K-Vac, dalawa sila eh. Nag-speech lang ng onte, then nag-picture-picture kami. So yun, abangan na lang natin kung i-upload ba nila sa Facebook page or not. Parang for tips lang. Dumating na yung food. Kain tayo, guys.